Nagulat nga ang Mavs owner na si Mark Cuban, mga idol, sa ginawa nga ni Andrew Wiggins sa kanila netong nakaraan na Western Conference Finals. Sabi niya nga, mga idol, "I think he was the one who beat us." Si Wiggins nga daw talaga ang tumalo sa Dallas Mavericks. Alam nga daw ni Mark Cuban ang i-expect niya dito kala Klay Thompson, Stephen Curry at Draymond Green. Pero hindi nga daw nila alam ang pwedeng at kayang gawin neto ni Wiggins. At siya nga daw ay nag-step up nga daw talaga. At ayun, natalo nga sila. Well, mga idol, kung napanood nyo nga ang series netong Mavs at ng Warriors Game 1 to Game 5, ay siguradong masasabi nyo rin na napakalaking tulong nga ni Wiggins, or possibly siya pa nga ang susi sa pagkapanalo ng Warriors. Hindi yan mainly dahil sa kanyang opensa, kundi dahil nga sa kanyang depensa ay Luka Doncic na talaga namang nagpahirap sa kanya. Yes, maganda pa rin ang nilaro ni Luka, pero grabe nga talaga yung epekto niya. Pinahirapan niya nga si Luka Doncic at nagresulta nga ito ng maganda para sa Golden State Warriors. Kaya nga, mga idol, itong si Mark Cuban ay namangha sa ginawa ni Wiggins sa team ng Dallas Mavericks at binigyan niya nga ito ng respeto. At ngayon naman, mga idol, para sa ating next balita ay pag-usapan nga natin ang update dito kay Brandon Ingram matapos nga siyang malink kay Kevin Durant at sa team ng Brooklyn Nets about sa trade. Sabi nga sa latest report ngayong araw, the Pelicans are unwilling to include Brandon Ingram in a trade for Kevin Durant, which is matalinong move para sa New Orleans Pelicans. Parang si Kevin Durant naman na din kasi, mga idol, eto nga si Ingram. Baby KD nga ang tawag sa kanya bago pa siya pumasok sa NBA. At mga idol, nakita naman siguro natin ang kakayanan at ang potensyal neto ni Brandon Ingram nung kaharapin niya nga, mga idol, ang team ng Phoenix Suns netong nakaraang round 1 sa playoffs lamang. Talagang nag-shine nga siya, mga idol. Pinakita niya nga ang kanyang future na talaga namang bright at siguradong ayaw nga siyang pakawalan ng Pelicans matapos nilang ma-witness yon. Pero nga, mga idol, ngayon ay pag-uusapan na natin ang ating panguling balita na patungkol nga dito sa Clippers, kay PG, pati na rin kay Kawhi Leonard. Sinabi nga neto ni Derek Fisher na yung kombinasyon nga daw netong dalawang ito, at pag iniisip nga daw natin yung nagawa netong Boston Celtics na karaang NBA playoffs kasama nga si Jason Tatum at si Jaylen Brown as their duo, ang grown man version nga daw nilang dalawa etong si Kawhi Leonard at Paul George. Kaya expected nga neto ni Derek Fisher, mga idol, na itong si Kawhi Leonard at Paul George ay kaya rin gawin yung ginawa nga ni Jason Tatum at Jaylen Brown na dalhin ang kanilang team sa NBA Finals. Pero to be honest nga lang, mga idol, hindi lang naman talaga si Jason Tatum at Jaylen Brown ang naging sekreto ng Boston Celtics sa kanilang pagkapanalo. Collective effort ang kanilang ginawa, mga idol, all throughout the playoffs. From their role players sa kanilang mga coaches, mga assistant coaches, ay lahat nga, mga idol, ay outstanding ang ginawa. Kaya nga, kung gustong i-replica ng Clippers ang ginawa netong Celtics, kailangan ding mag-step up ng bawat isa sa Clippers team, mga role players nila, mga coaches, hindi lamang si Kawhi at si Paul George. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!